Ito na po yung mga sisiyo natin, mga ka-farmers. Malalaki na sila. So ready for transfer na ito sa labas dahil nagsisikipan na dito sa loob. So ito, mga mix po ito ng klase-klaseng breed ng mga manok. So meron po tayo ditong mga shamo. Yan, yung mga kulay dilaw. Yung malalaki na yan. Meron din tayong mga game fowl. Yung kulay ng ating game fowl ay sari-sari din. So meron ding heritage breed. Bale yung nandito ay tatlong klase ng mga manok. Heritage breed na manok, which is yung dual purpose na type ng manok na layer at saka pang meat production. At yung shamo natin na pwedeng panggawing meat type, pwede ding gawing pang breeders o yung gagawing pang naked hill fight. So ang pangatlo na bloodline dito ay yung game fowl natin. So yan. So yung game fowl is purpose niyan is para sa fighting. So hopefully ay lahat ito ay lalaki ng malusog. So yan do sila. Isa sa mga importanteng bagay sa pag-aalaga ng mga sisiyo, mga ka-farmers, ay ang pagbibigay ng malinis na tubig. So dito sa brooder na ito ay tatlong beses akong magpapalit ng tubig sa isang araw, sa umaga, sa tanghali at sa gabi. So ganyan ka-importante ang pagbibigay ng malinis na tubig sa ating mga alagang manok para ma-maintain nila yung kanilang healthy na pangangatawan. Kasi kung hindi natin yan papalitan, mga ka-farmers, example, sa umaga, at pagdating sa umaga nagpapalit tayo ng tubig, pagdating ng tanghali o hapon yan ay meron na yang mabahong amoy. So sa waterer na ito, sa klase ng waterer na yan, yung tubig, especially kapag nalalagyan ng mga rice hull yan o yung mga wood chips na hahaluan at naiputan ng mga sisiyo natin, talagang mabaho ang amoy ng tubig na ito. So marami ding kapag naiputan yan, syempre madumi yung kanilang ipot. So ang isa sa mga bagay na kinakailangan nating tuunan ng pansin ay palagi nating bigyan ng malinis na tubig yung mga sisiyo natin para magiging healthy sila palagi. Alright.
So yan mga ka-farmers, naglilimlim yung ating dalawang shamo na inahin. So yan. Pero wala yang itlog dyan sa loob ng pugaran. So lagi natin kinukuha yung mga itlog at yung ibang itlog nila ay tinutuka din nila. So hindi nakapag-produce ng maraming itlog ito. Although meron ako mga sisyo na napisan dito galing sa incubator. So meron ako sigurong 8 piraso na mga sisyo o anak ng mga ating shamo. So yan ay walang itlog na nilimliman. Kailangan natin yung kunin, paliguan, purgahin para bumalik yung kanilang sigla sa pangingitlog at matanggal yung kanilang pagka broody. So yan o. Prok prok prok. So yan mga ka-farmers, di ko napansin na yung manok natin, itong dirty dome na inahin natin ay meron ng sipon. So yung mukha niya ay namamagana, yan o. Magang-magana talaga. Ngayon ko lang nalaman ito, ngayon ko lang nakita kasi. So ang gagawin natin dito ay ilalagay natin sa kulungan, i-isolate ito at gagamutin. So bibili tayo ng gamot nito. Siguro tabletas na o injectable kaya para madaling mawala yung kanyang sipon. So yan yung resulta ng ulan noong isang araw. So napakainit at biglang umulan kaya yan ang resulta, sipon.